Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po ay pag-uusapan natin ang sakit na tinatawag na anencephaly. Ang anencephaly po ay isang birth defect na kung saan parte ng utak at bungo ay kulang or hindi po na-develop. Isa po ito sa mga tinatawag nating neural tube defects. Ang neural tube po ay importante dahil pag nag-develop po ito, eventually ito na yung magiging utak, spinal cord at lower back ng isang tao. Kapag hindi na-develop ang neural tube, especially yung pinaka-front na area, ito na po yung tinatawag nating anencephaly. Kapag yung lower part ng neural tube naman po ang hindi na-develop, ito na po yung mga nangyayari yung tinatawag nating spina bifida. Multifactorial po yung causes nito. Hindi po natin actually alam kung ano ba talaga ang sanhi ng anencephaly sa mga babies. Pwede po na ang nanay na exposed sa mga toxins, may mga gamot na nainom na hindi ayon para sa development ng bata, may mga nakain, karamihan rin po ng mga bata na may anencephaly ay may mga problema sa kanilang chromosomes or genetic problems. Isa rin pong pinag-aralan na related sa development ng anencephaly ay yung kakulangan po ng folic acid. Kaya po kapag ka nagbubuntis or kayo po ay nag-i-expect na mabuntis, dapat magsimula na pong mag-supplement ng tinatawag nating folic acid. Paano bang nadadiagnose ang anencephaly? Nakikita po ito sa ultrasound. At sasabihin naman po kayo ng inyong obstetrician kapag ka may mga abnormal findings na ganito. Pwede rin pong gumawa ng tinatawag nating alpha fetoprotein or AFP test. Kapag mataas po ito, isa po itong sinyalis na baka merong anencephaly or spina bifida ang inyong anak. At sa ultrasound po, pwede rin po makita yung mga tinatawag nating cleft palate or bingot. So, kapag may mga ganito pong findings, pag-usap lang po kayo ng inyong doktor para ma-tailor po ninyo ang management kung anong gagawin or ano ang expected para sa baby. Karamihan po ng mga bata na may anencephaly ay nagme-miscarriage po yung nanay. Or kapag ka ipinanganak, hindi po nagtatagal. Karamihan po ay tinatawag nating stillborn. So, may mga bata naman na nagsusurvive. Usually, minuto, oras. Ang pinakamatagal ko nakita actually is about a week. So kapag ka ganito po, dapat pinag-uusapan ka agad kung paano ba ang gagawin kapag ka ang baby ay lumabas na may anencephaly. So usually po, pinag-uusapan natin to sa mga magulang kung meron po tayong tinatawag na comfort care. So pagka lumabas ang baby na may anencephaly, binabalot po namin ito ng mainit or warm blankets, kumot, at gawing komportable yung bata. Allow yung mga magulang na hawakan at mag-spend time po sa kanilang baby. Meron po mga baby na nagtatagal at kapag ka ganun po, may mga magulang na nagre-request na baka pwedeng lagyan ng tinatawag na feeding tube. So, ang feeding tube po, yun po yung lalagyan natin ng pagkain para masustain naman po yung nutrition. Pero kapag ka mga ganito po, ang masasabi ko lang, anencephaly, sa research po, it's universally fatal. Wala pong nagsusurvive na may anencephaly. Dahil ang utak ay importante po sa napakaraming bagay, especially mga senses at yung paghinga, pagkain, at survival things na kung wala po yung function ng utak ay hindi talaga mabubuhay ang bata. Pinaka-importante po dito, prevention. Gaya ng nasabi ko, yung mga nanay na nag-i-expect na magiging buntis o magbubuntis, magsimula na po kayong uminom ng folic acid. So, ang recommendation po is 400 micrograms mga 4 weeks before or bago po kayo magbuntis para that way meron pong enough na supply and hopefully will lessen the risk ng anencephaly or neural tube defects. So, ito lang po ang ikukwento ko sa inyo ngayong araw.
If you like this video, please like and subscribe at maglalagay pa po tayo ng mga iba pong sakit. Yun lang po at magandang araw sa inyong lahat.